Hi, this is part 3 po. This is Tony once again. I-completion na po natin yung paglalagay sa DBR. DBRA po natin, sa lobby guard po to. So, yung mga connection po rito, na tracing na po natin. So, ikakabit po natin yung third floor po rito. So, iharap po natin. Yan. So, dito po ang third floor. Dito natin siya ilalagay, saka yung ibang mga slot niya. Koconnect na po natin. Na-trace na po natin yung bawat line. Kagaya nito, third floor. Nilagyan na po natin palatandaan by using tester po. So, sabi ko nga, very important po yung tester. Hindi tayo makakapag-trouble without tester. At, pupost po natin sa monitor para ma-identify po natin kung nag-function na po yung mga kinawa po nating measurement para ma-identify ko anong floor po siya. So, ano ko po siya para makita po natin, makita po ninyo na magpapangsap po bawat isang camera. So, i-prepare lang po natin. Ayan po. Dapat ganito siya. Ayan. Natin siya rito. Wait lang po. Kasi baka mahulog. Mahulog yung tester at yung ano natin. Yan. Pwede na. Kukunik po tayo ng isang, dito po natin siya ikakabit sa third floor. So, sinabi ko nga po, inulit ko, may na-test na po natin siya by using tester. So, ikakabit na po natin. Yan. Ito po yung sa power niya. Kakabit ko dito sa power supply. Yung connection sa power supply. Ito yung, may polarity po siya kasi ang output natin DC. So, maging aware po tayo sa plus saka minus sign kasi sisirain po yung power supply natin or yung load niya, unload natin yung CCTV. Ayan po. Meron na po tayong third floor. Ito, third floor. So, nag-function na po yung isang camera natin sa third floor. Pero i-chase natin yung location niya kasi third floor to ito rooftop. So, kinabit ko na po siya. Oh, nag-function na po siya. Kukunin po natin sa third floor. Dito po siya. Dito natin ilalagay na third floor. Kasi ito yung modified camera niya, third floor. Ayan po. Oh, so, nag-exist na po. Ito po yung third floor natin. So, yung second floor po natin, na-solve na rin po natin kung saan siya. So, the same din po yung gagawin natin sa third floor. So, yung slot niya. Yung slot po niya, kailangan i-insert din po natin sa place na yung na-modify po siya. Ito yung spam power. Yan po yung pump-power. Oh. Pump-power po siya. So, try po natin. Kukunik ko na po sa power supply. Kasi kailangan mapagana na natin siya. Bago tayo umalis. Ayan po. So, yung modified place po niya ng camera, itatransfer po natin dito sa second floor kasi rooftop po siya. Yan ang minodified ng configuration ng DBR. So, nag-function na po to second floor natin. Nag-function na po. Ayan. So, nakadalawa na po tayo. Naka-two na po tayo. Yung third floor at second floor. So, papasok po tayo sa elevator. So, para ma-identify po.
Ang elevator nandito dito eh, na catch up ko na po siya. Ito po siya. Dito siya galing sa labas. So ito po yung yung cable niya sa elevator. Papasok po natin siya dito. Pero testing muna natin kung saan siya papasok. So kung saan siya na modify. Yun. Rooftop. Ayan. So, ito po yung modified camera ng elevator. So, nag-function na po yung elevator natin. Kita natin, may nakasakay na. Oh. So, success po. Nakatatlong camera na po tayo. So, pasok tayo sa may garbage. Saan ba yung garbage? Ay, sa may front basement po. Para ma-identify naman natin sa basement, papuntang elevator. So, ito po siya. So, the same din po, i-insert lang po natin kasi na measure na po natin kung saan place po ito ilalagay. So, the same din po. Especially sa mga student na gustong matuto, pwede nyo akong i-Facebook. So, mag-request lang kayo. Lagyan natin, ano ba ito? Ayun, yan po ang basement. Kita na natin yung guard. Ipat natin sa kabila. So, hindi siya modified CCTV natin. Lobby entrance yan. No, mali pa rin, rooftop. So, dito tayo. Ito na siguro, ito na yan. Ayun. So, success po tayo. Ito na po yung basement. So, kita natin sa driveway, may pumapasok. So, naka 1, 2, 3, 4, naka 4 camera na po tayo. Kasi before na umuwi ako, kailangan may mag-function na po. May makita na po yung guard sa monitoring. So, naka 4 na po tayo. So, punta tayo sa garbage. So, ito po yung kable ng garbage. So, ginawa ko siya ng paraan kasi kulang na kami ng gamit. No, gumawa na lang ako ng wire. So, nagka-problema to. So, na-solve na rin po. So, sa garbage to. Dito. Simple lang to. Basta mag-ingat lang. Kasi kahit DC to, hindi ka makukuryente. Yung gadget mo masisira, baka musok. Ayan, ito yung garbage natin. So nakita na yung front door ng office. Yung dito yung garbage po natin, sa segregation po yan. So nag-comply po kami para matuwa naman yung DNR sa amin. Pero may mga katambak na naman pero papaalis natin yan para maging malinis na naman. So ito po yung sa office po namin. Pagpasok, nandito pa si Sir Ed, yung property manager namin, naririto pa. So, sabay kami uuwi, mga 5 o'clock. So, naka-5 na po tayo. 1, 2, 3, 4, 5. So, may garbage. So, yung rooftop na lang, so, yung rooftop, nagka-problema na naman. Kanina, gumana siya eh. May measurement ako eh. May bigla nawala. So, itry pa rin natin. Sana naman mag-function na. Mag-function kasi 6 yung isa guard sa lobby, 9 naman dito sa basement. So different po yung DBR nya. Ang most important dito, nakahiwalay. Pag nasira, hindi nadadama yung iba, kesa yung isang DBR totally black out lahat. So itong maganda rito, dalawa yung DBR namin. So sana mag-function. Kanina nagloko na naman to. Meron sigurong ayun, ayaw na oh. Ayun, pumasok. Ay, salamat. Ay, rooftop na po tayo. Dami sampay. Dami pong sampay. So, na complete na po natin yung para sa lobby guard na monitoring niya sa CCTV. Meron na po tayong rooftop. 6 po siya doon eh. So, success po.
i-arrange na lang natin ito bukas. So, most important dito, may makita na po, ilagyan natin ng electrical tape para protection, baka dumikit. Sabi ko nga po, DC ito, hindi ka makukuryente, pero makakasira ng gadget. Kailangan maging aware tayo para hindi siya mag-contact, hindi mag-short. So, ito po siya. Papakita ko po yung mga naisalpak natin sa channel niya. Ayan po, kompleto po yan. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kung ano yung nakikita rito, makikita rin ang guard. So, ito po, monitor ko lang to for troubleshoot. Ah, ito na po siya. Tingnan natin. Ito yung power supply niya. Heavy duty yung power supply niya. So, 24 hours yan. Ah, ito po yung mga ginawa natin. Medyo madilim. Medyo madilim siya, oh. Pero, success po yan. Ito yung DBR1. Ayan. Hindi na po ako magtatagal. Ito pala yung DBR2 natin. Gagamitin natin bukas. So, sana matapos din. Para malagyan natin to ng cover para hindi masagwa tignan. Ayan po. Ayan, success po siya. 6 siya. Ayan. Ilipat lang natin siya. Tatapos na po ako kasi 11 minutes na po siya. Sana nagkaroon din kayo ng idea kung paano ko siya diniscuss one by one, especially yung part 1, part 2, part 3, the completion po to na isang DVR para sa lobby guard. Nag-function na po, may 6 na po tayong CCTV na naka-own. So, sa mga gustong matuto, sabi ko nga, pwede kayong mag-message sa Facebook o okay, sa email, at handa po akong tumulong para sa inyo, especially sa mga student na gustong matuto, para po to sa inyo. Eh, hindi po yung mga babae kailangan ko, ano nga eh, yung electrical na meral ko, babae, nakita ko dyan nagkakabit ng metro ang tapang, live yun. So, hindi na po to para sa lalaki, para sa lahat po na gustong matuto. Hindi na po ako magtatagan. Maraming po salamat. Especially those people who supported me, with me since when I'm started pa. So, please, lagi kayo na dyan para sa akin. Maraming po salamat. Again, this is Nonoy. Thank you so much.